Amen. Purihin mo ang ating Panginoon. Pakisabi po sa iyong katabi, ako'y malaya na. Nakaramdam po ba tayo ng kalayaan sa ating pong pagpupuri sa ating Panginoon? Amen. Pwede pong tumayo po muna ulit tayo? Sige po, gusto ko po sa oras na ito, yan, tayo po'y umiikot, yan, tayo po'y makipagkamayan sa atin po mga kapatid, at kung meron po tayong mga hindi pa kakilala, pwede pong pakitanong ang kailan pong mga pangalan. Malaya po tayo sa lugar na ito na ipahayag ang atin pong pagmamahal sa bawat isa. Kaya pakisabi po na salamat at narito ka, God bless you, I love you with the love of the Lord, yan. At pagiging masaya po muna natin. Nais ko po na sa oras na ito ay dalhin po ninyo ang presensya ng ating Panginoon. Dahil naniniwala po ako, ang presensya po ng Diyos na narito ngayon sa ating kalagitnaan ang tutugon sa iyong pangangailangan. Hindi ko po alam kung ano po ang iyong sitwasyon sa oras na ito. Maaaring iba sa atin masaya ngayon kasi we're blessed, diba? Pero pwedeng iba sa atin dito malungkot kasi may sakit, ikaw mismo o kaya yung mga mahal mo sa buhay, parang merong dumating na balita sa iyo na parang nakapagbigay ng bigat sa iyong dibdib, o kaya merong sitwasyon o merong kang pangangailangan na hindi mo alam kung bukas o mamaya ay may sagot. Yan, maaaring sa oras na ito ay ang iba ay nangangamba, ang iba ay natatakot. Pero sa oras na ito, mga kapatid, atin pong damhin ang presensya ng ating Panginoon at hayaan niyo na ibigay ng Diyos. Pakisabi po sa iyong katabi, ng Diyos. Ang magbibigay po sa atin ng katugunan sa atin pong mga pangailangan ay ang Diyos.
ang Diyos natin na narito ngayon sa ating kalagitnaan. Maaring tayo napapasaya po tayo ng praise and worship natin kasi talagang very ano, alive tayo, di ba? Napaintak tayo, napasigaw tayo, napapalakpak ng malakas sa pataas ang atin pong mga kamay. Pero alam niyo po, ang Espiritu ng Diyos na narito ngayon sa ating kalagitnaan, ang tanging, pakisabi po, tanging, makapagpapalaya sa atin at tutugon sa atin pong mga kailangan. So sa oras na ito, nais ko po na hayaan natin. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ay tuloy na kumilos sa atin pong mga puso. Huwag niyong hayaan na ang inyong mga sitwasyon ang maging dahilan para pigilan ang Diyos sa buhay mo. Totoo po mga kapatid, kaya nating pigilan ang pagkilos ng Diyos. Kasi meron pong sinabi sa Biblia, grieve not the Holy Spirit. Ibig sabihin, kaya mong pigilan at bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu. Pero sa oras na ito, ang nais ko po ay talagang palayain natin din siya. Kumbaga, maging malaya siya na kumilos sa ating kalagitnaan, lalong-lalo na sa puso mo. Kung meron kang pangangailangan sa oras na ito, kung meron kang kabigatan na pinagdadaanan sa oras na ito, hayaan mong tulungan ka ng Diyos. Hayaan mo na sa oras na ito ay ipadama sa iyo ng Diyos ang kanyang kaaliwan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kagalingan. Alaman po ang ating pangailangan sa oras na ito. Let's allow the Holy Spirit to move in our midst. Let's allow God, let's allow Him to minister unto each one of us. Marami na po tayo na pakinggan. Actually, ngayon po, day 2 na po tayo ng ating pong plan 40. Amen? Day 2, pangalawang araw na po ng ating pong prayer and fasting and even yung consecration po natin, yung preparation natin para po sa great harvest na nakalaan para po sa bawat isa. And I believe, pangalawang araw pa lang po, marami na pong ginagawa si Lord sa atin. Amen? Amen. At pakisabi po sa iyong katabi, there's more. Marami pa? At sa umaga ito, ang nais ko po ay talagang mapuno ang ating mga puso. Punuin po ng Diyos ang ating puso ng expectancy. Yung pagnanais ba, pagnanasa, pag-expect mula sa ating pong Panginoon and allow Him to minister unto each one of us. Amen? Sige po, manalangin po tayo sa ating pong Panginoon at patuloy po nating hayaan na kumilos siya sa ating pong mga puso sa oras na ito. And I believe, naniniwala po ako na nakikita po ng Diyos, nakikita ka niya kapatid, at kaya kanyang ialis sa anumang hindi magandang sitwasyon mo ngayon. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Salamat nga, Panginoon, sa oras na ito. Salamat o aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na buhay, Diyos na mapagmahal, punong-puno ng kahabagan. Sa oras na ito, hinahayaan ka namin kumilos sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong Espiritu na nagbibigay sa amin ngayon ng kasiglahan at kalayaan na magpuri at luwalhatiin ka. Salamat din dahil sa iyong mga kamay na ngayon ay kumikilos ngayon sa aming mga puso. Hinihipo ang aming mga puso. Pinapayapa ang mga nagugulong kaisipan at puso. Lord, nakikita mo po ang mga sitwasyon ngayon ng iyong mga anak. May mga natatakot sa kanilang mga sitwasyon. Pero salamat, Panginoon, dahil alam po namin, pagkasama ka namin, kami po'y ligtas. The only safest place, ang pinakaligtas na lugar ay sa iyong presensya. So hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat mangamba. Hanggat kasama ka namin, alam po namin, magtatagumpay kami. Kaya sa oras na ito, patuloy mo kaming turuan, na i-focus namin ang aming puso, ang aming isip, ang buo naming pagkatao sa iyo.
huwag sa mga alalahanin sa buhay, huwag sa mga sitwasyon, huwag namin, Lord, alisin mo ang aming mga mata sa lahat ng mga sitwasyon namin. At turuan mo po kaming i-focus, ituon ang aming mga paningin sa iyo lamang, O Diyos. Sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan, sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng buhay, sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng tunay na pagbabago. Na ikaw lamang talaga, O Diyos, ang makapagbabago ng aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, ang aming pong mga puso, ang lahat-lahat sa amin, ay patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagkilos mo sa aming kalagitnaan at patuloy pa namin itinataas. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang itataas namin sa lugar na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, sa oras na ito, nais ko pong i-welcome natin yung ating pong mga bisita. Sige po, palakpakan natin ang malakas na malakas po ang Panginoon. Dahil meron po tayong mga bisita sa umagang ito na nakasama natin at patuloy natin makakasama. Yan. So welcome po natin yung invited po ni Debbie, si Danica May Sorio at si Peshi Pamela Belizan. Nasaan po sila? Nasa unahan. Yan. Welcome sa inyo. At ganoon din, i-welcome natin yung in-invite po ni Elvi Duquesa, si Catherine Romana, Maricor Antolin, Marivink Mateo. Nasaan po sila? Ayun, ito na rin. Ayan, sa unahan. Adon, ang doon. Yan. So welcome po sa inyong lahat dito po sa All Nations for Jesus Church. Ang nais po namin talaga ay makilala niyo ang ating pong Panginoon. Magkaroon tayo ng malalim na kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita. Dahil ang lahat ng ginagawa po natin dito ay ayon po sa Biblia at nais natin na lumalim ang ating pong pagkakilala sa Kanya. Kaya welcome po sa inyong lahat at nawa sa lugar na ito ay maramdaman po talaga ninyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. At ganoon din po sa bawat sana narito, pakisabi po sa inyong katabi, welcome kayo dito. Welcome tayo lahat dito. Amen? At gusto natin na talagang hindi lang tayo ang maging masaya, kundi syempre higit sa lahat si Lord. Amen? Yeah. So, ngayon po, day 2 na po tayo ng ating Plan 40. Yan. Sino na po dito yung mga pangalawang araw pa lang tayo ba nagpe-pray and fast? Yan. Kung nais natin na ituloy po ito, salamat po dahil atin pong nais na talagang mapasaya si Lord sa pamamagitan po ng ating mga gagawin. So, day 2 ng ating pong Plan 40. Yan. Sino po dito yung mga nakakaramdam na para bang may pumipigil sa kanyang gawin ang pinagagawa ng Diyos sa kanya? Meron na ba kayong nararamdaman na merong resistance? Yan, para may nag-resist, merong nag-oppose sa atin. Yan. O baka kayo mismo, hindi mo na hindi nila. So ngayon po, dalawa yung pin-prepare ko. Yan. Pero alam ko, ito po yung gusto ni Lord na iparating sa atin sa umagang ito. Kasi nga, in preparation, syempre, patuloy na paghahanda sa ginagawa po natin para mas maintindihan po natin yun po mga gusto ni Lord na ipagawa sa atin. Yan. So, dito po, ang tatlong bagay lang po ang ni-remind sa akin ni Lord. Sa Plan 40 natin, sa ginagawa po natin ngayon, ay meron pong tatlong bagay na gustong hindi lang ipaalala, kung hindi ipaunawa ng lubusan ng Diyos sa atin para maranasan talaga natin ang tagumpay ng Diyos. Sa mga ginagawa natin, yung iba siguro maaaring hindi naiintindihan, pero gusto ko po sa oras na ito ay maging bukas ang spirito natin para mapaintindi, lalo na po sa mga baguhan, kung ano man po yung gustong gawin ng Diyos sa atin po at sa ating pamilya at maging sa church. So tatlong bagay lang po, importanteng tatlong bagay na gusto ko pong unawain natin sa atin pong ginagalawan ngayon, sa pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Number one po, tatlo lang naman po ito. Number one is yung being watchful, yung watchfulness. Yan. Pag sinabi kong be watchful, alam po yung ginagamit natin? Ha? Saan? Mata, syempre.
Mata. Pakitignan ko ang mata ng iyong katabi. Yan. Maganda ba? Sikit ba? Dilan ba? Ba yan? Okay. Being watchful. Watchfulness. Mata natin. Kailangan malinaw yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Ibig sabihin po nito, watching or observing someone or something closely. Kumbaga, dapat tinitingnan natin, inoobserbahan natin ang isang tao o isang bagay, sabi nga doon, closely. Yan. Be alert and vigilant. Kumbaga, alerto ka. Kailangan vigilant, ibang matalas. Yan. Kailangan meron tayong matalas na mata sa mga panahon ito. Giving careful attention so as to notice what is happening and be prepared for something that might happen. Kailangan daw, closely, sabi nga dito, careful attention, pagbibigay ng attention, yan, maingat na attention, para daw mapansin mo kung ano ang nangyayari at maging handa ka sa anumang bagay na pwedeng mangyari. Sino yung nandito kahapon sa ating pong prayer assembly? Yan. Kahapon, diba, praise God, alam niyo po, almost parang mga 100 mo tayo, parang kulang 100. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. First time ba na nangyari yun? Na ganoon kadami ang umattend ng ating pong prayer assembly day 1 ng ating pong plan 40. Although alam ko, diba, gusto niyo, kaya lang may pasok kayo, diba, hindi kaya ng schedule natin. Pero salamat po kay Lord dahil kahapon talagang ako mismo, praise God, ako mismo nakaramdam po talaga ng kalakasan ng ating Panginoon. I'm blessed. Talagang pinakita sa akin ni Lord yung mga dapat kong asahan kasi I'm really prepared praying na sa prayer assembly kahapon ay talagang ako mismo maging bukas sa ating Panginoon at maramdaman ko talaga kung ano yung nais niya. Kahapon po, sabi dito, giving careful attention so as to notice what is happening. Ibig sabihin, kailangan maingat natin minamasdan, yan, pinakikiramdaman kung ano po ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Kahapon po, sa ating pong prayer assembly, ang isa, marami po siyang pinakita, marami po siyang sinabi, marami pong kapahayagan na binigay si Lord. Pero sa akin, ang isang malinaw na pinadama talaga sa akin ng ating Panginoon ay yung merong siyang sweet move of the Spirit. Yan. Isa siyang, sabi nga, mahinang ugong ng hangin, gano'n, na kung hindi ka, sabi nito, kung hindi ka careful, hindi mo talaga siya bibigyang pansin, hindi mo talaga siya maririnig. Kasi very, sweet and small voice. Nakaano ba kayo ng sample na lang, yung, di ba, hangin? Nakikita niyo ba yung hangin? Hindi. Pero, naririnig, di ba? Tsaka nakaramdaman, ang pagka dumaan, biglang tataas ang balahibo mo, biglang may hangin, ganyan. Kahapon ho, ang isa sa pinaramdam talaga sa akin ng Panginoon is yung kung hindi ka, sabi nga, you're not careful giving your attention, hindi mo siya makikita, hindi mo siya maririnig. Yan. Kasi nga, very sweet, tapos small, tapos pagka mahina, tapos pag hindi pag ang pinakinggan mo ay yung ingay ng paligid, hindi mo talaga siya makikita, hindi mo siya talaga maririnig. Yan. So, mga kapatid, sa mga panahon ito, nais po ng Diyos na maging malinaw sa atin yung paggagawa niya, pinagagawa niya. So, napakahalaga ng mga mata natin. Kailangan malinaw ang ating mata. Malinaw yung vision na pinapakita po sa atin ng ating Panginoon. Huwag magbantay tayo. Ibig sabihin ng watchfulness, being watchful is mapagbantay, mapagtingin, kapag tumingin ka, mapagmatsyag ka, mapagmasid ka. Yan. Kumbaga, umikot yung mata mo, paikutin mo. Hindi lang sa isang, kasi minsan, kung nasaan ka nandyan lang. Di ba? Pero pwede si Lord lang doon sa kabila. May ginagawa si Lord doon. May ginagawa siya dito. May ginagawa ng taas. May ginagawa sa baba. Naintindihan po niyo? Meron kakaibang pagkilos ngayon ang atin pong Diyos na kailangan ng matindi, sabi nga, masidhing,
attention. Parang alam mo yung kailangan focus tayo dun po sa ipinapakita sa atin ng Panginoon. Ang isa daw watchful na tao ay someone who is watchful, notices everything that is happening. Yan. Nakikita niya ang lahat. Mapagmasid siya. Hindi yung para lang mag-observe, ha? Kundi ang tinutukoy po natin dito is the move of God. Yung si Lord at ang kanyang salita. Kailangan nakikita natin siya. Sabi po sa Exodus 23 verse 21a, "Be watchful because of His presence." Ayon po sa Young Literal Translation. Kasi mayroong mga ibang translation. Pero ito yung pinakanagustuhan ko talagang translation. Sabi doon, "Being watchful because of His presence." Maging mapagmasid ka dahil sa kanyang presensya. Hindi tayo mapagmasid dahil sa mga mali ng bawat isa. Kasi di ba minsan parang ang bilis na mata natin pagka meron tayo nakitang mali. Di ba? Oy, pangit ng suot niya. Oy, baliktad ang gamit niya. Di ba? Oy, ganito, bakit ganyan siya? Oy, di ba? Bakit ganun? Ganyan. Mabilis tayo minsan pumansin sa mga mali. Dito po, ang sabi sa Exodus 23 verse 21a, "Be watchful because of His presence." Yeah. Be watchful, nasa Exodus na po tayo. "Be watchful because of His presence." Dahil po sa presensya ng ating Panginoon. Exodus 23 verse 21. Ayon naman sa New Living Translation, "Pay close attention to Him." Kailangan daw na talagang tingnan natin siyang maigi. Yan. Kailangan ready yung mata natin para talaga pagmasdan ang ginagawa ng atin pong Diyos. Yan. Sabi po sa Luke 11:34, "Your eye is the lamp of your body. When your eyes are good, your whole body also is full of light. But when they are bad, your body also is full of darkness." Pakisabi po, darkness. Alam niyo po, ang gusto ng kaaway sa atin ay hindi natin makita ang Diyos. Tinatakpan niya ang ating mga mata para hindi natin makita ang kanyang pagkilos. May mga panahon na parang wala kang naiintindihan sa binabasa mo. Totoo ba? Sino may tipang minsan pag nagbabasa parang wala lang, walang naiintindihan. Mabuti pa ang comics. Pag nagbasa ka ng comics, parang ano ba, kapano na kapay ba tayo? Ano ba ang binabasa? Gusto mga ano? Yung mga, mabuti pa yung packet ko, o kaya yung sa FB, mga messages doon, di ba? Parang yung mga mahugot lines, di ba? Ang bilis umintindi. Yan, tapos sabihin na, naku si kapatid na ganito may pinagdadaanan na naman kasi nabasa ko, may hugot siya eh. Di ba? Parang gano'n. Ang bilis nating makaramdam, parang ang bilis mong makaramdam sa mga nababasa mo. Yan. Pero bakit kay Lord, ano? Minsan sinisigaw na tayo ni Lord. O kaya nagbubulag na si Lord sa atin. Para bang wala pa rin tayong pake. Wala pa rin tayong naiintindihan. So, mata. Napakahalaga ng ating mga mata. Kailangan makita natin si Lord. Kailangan maging maliwanag sa atin ang salita ng Diyos at si Lord mismo. Alam niyo po, ang gusto ni Lord talaga sa buhay natin ay pagpalain tayo. Amen? Sino hindi gustong pagpalain siya ni Lord? Alam niyo po, pag makita natin si Lord at pag nalaman natin kung ano pong pinagagawa niya, mamaya po, kasama po yun sa being responsive. Pero ang gusto ko po sa oras na ito ay ikaw mismo, yan, makita mo si Lord. Marinig mo, makita mo ang kanyang mga salita na kung saan nagiging buhay sa ating mga buhay. At mangyayari lamang po yan kung malinaw mong maiintindihan yung pinagagawa niya. So dito po sa Plan 40, actually tinanong ko din po yung mga cell leaders nito eh. Sabi ko, evaluate yung sarili niyo at saka miyembro niyo. Are you in or out? In ka ba o out? May ginagawa po tayo ngayon. Kasi alam niyo po,
meron ding nireveal si Lord sa atin na isang spirit na talagang meron spirit ang kaaway na binubos na Diyos. Parang ibinigay niya. Yan. Ibinigay niya at nawa, hindi ikaw ang isa sa nakasado noon. Kasi kung si Lord, si Lord nabubuhos ng spirit niya. Naniwala ba kayo that the Spirit of God is flowing in our midst? Amen? And then it's flowing, nireceive natin yon, makakatanggap tayo. Pero meron din pong nilalagay ang kaaway. Di ba? Meron din ginagawa ang kaaway. Tama? Na baka mamaya, isa ka sa sumasalo sa ibinibigay ng kaaway. Ang saluhin mo, pagkasabi mo sa katabi mo, ang saluhin mo, bigay ni Lord. Huwag yung bigay ni Satan. Kasi si Satan nag-blessed din. Naniwala kayo? Ha? Nagbibigay din si Satan? Di ba? Nagbibigay din siya. Nagpapaulan din ng spirito si Satan. Pakisabi sa katabi mo, huwag mong saluhin. Huwag nating saluhin yun. Ang saluhin natin yung bigay sa atin ng atin pong Diyos. Kasi one of the spirit na pinapalaganap ng kaaway natin ay yung pong deception. Deceiving heart. Deceiving heart. Deception. Ibig sabihin, nililin lang tayo ng kaaway. Akala mo galing kay Lord, pero hindi pala kay Lord. Akala mo in ka, out ka pala. Akala mo, naiintindihan mo, hindi pala. Nandito ka sa church, but you're not in the plan. You're not in the process. Umaattend ka, parang nandyan, di ba? Kaya lang, wala ang puso natin. Deception. There are merong mga nagdi-deceive, merong mga nagpipretend, merong mga yung akala natin, nandun tayo, pero wala po tayo. So yun, isa po yun sa pinag-aralan namin ng mga cell leaders na baka mamaya, syempre una cell leader, kasi baka mamaya ang cell leader hindi naiintindihan yung plano, hindi naiintindihan yung pinagagawa ni Lord. Malabo na maigaba yun. Yan. So dapat naiintindihan natin. Amen? So dun po sa mga hindi pa rin nakakaintindi lang, lalo po sa mga baguhan, we are encouraging you to stay, huwag po kayong aalis. Hindi porket hindi nyo naiintindihan, aalis na lang kayo, kundi stay, tapos alamin talaga natin, ipakita talaga sa atin ni Lord kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay mo. Dahil naniniwala po ako na walang pinlanong masama si Lord sa atin. Nakarating ka sa lugar na ito, may purpose si Lord. Amen? At dapat mangyari po yan, at mangyayari po yan kung malinaw po sa atin yung ipinapakita ng Diyos sa atin. So, be watchful. Importante po yung ating mga mata. Number two po, yung una po, tungkol sa ating mga mata. Number two, being sensitive to the voice of God. Dito naman po, ano yung ginagamit natin? Kanina, mata. Ngayon, tenga. Tainga. Yan. Hearing God in our lives is one of the most critical factors in developing our spirituality and impacting others. Although it may seem difficult to hear His voice, parang sa unang dinig, parang, nagsasalita si Lord? Mapapakinggan ko ba si Lord? Marinig ko ba yung inig ni Lord? Parang medyo mahirap intindihin siya. At parang iba sa inyo, mahirap na talagang marinig ang tinig ni Lord. Yan. Ano ba to? Ano ba sinasabi ating tinig? Ito ba yung tinig na, Alma, parang tinatawag ka. Carol, ano ba? Yan. Meron ba kayo narinig talagang audible voice? Yan. Hindi po. Although meron po iba na ganun. Pero in general, yung sinasabi po natin dito, being sensitive to the voice of God, ay yung pong paghipo niya sa buhay natin, pagpapaintindi niya sa espiritu natin kung ano talaga ang gusto niya. Because we have, may tenga po tayo, tama? Sabi nga po doon sa gospel kung ating pong babasahin, marami po yun na nagsasabi doon, ang may tenga, ang may pandinig ay makinig. Yan. So, ang tenga po natin ay binigay ni Lord sa atin, tama, para makinig. Amen. Yan. Ngayon, spiritually speaking, spiritually, ang gusto din po ng Panginoon na marinig natin yung mga revelations niya sa atin.
As we read the Bible, as we hear God, yung mga mensahe, katulad dito, yung sa cell group natin, yung tinuturo sa atin, ng mga cell leaders natin, yung mga nag-share sa atin, dapat naririnig natin si Lord. Hindi lang ko yung tinig ko. Yan. Hindi lang ko yung tinig ng cell leaders ninyo o kung sino man yung nagtuturo sa inyo. Kailangan ang marinig po natin ay ang mensahe ni Lord sa atin. Yan. So, medyo mahirap to, pero I can assure you, sa iba parang mahirap, pero I can assure you that it is not hard. Hindi po siya mahirap sa talagang pagkakaintindi mo. Ang kailangan lang talaga dito is mayroon kang kaugnayan sa Diyos. So napakahalaga dito yung relationship mo sa ating Panginoon. There is no formula, wala pong formula that will help us hear His voice, but there are certain spiritual ingredients that will improve our reception. Ito po yung magpapa-improve, magpapahasa sa atin para maintindihan natin o marinig natin yung tinig ng Panginoon. Ano po yun? Tatlo yan. Number one is, we need faith. Kailangan natin ng pananampalataya. Pangalawa, practice. Paulit-ulit na intindihin ang salita ng Diyos at hayaan natin na dumating tayo dun sa tinatawag na spiritual sensitivity. Magkaroon tayo ng spiritual sensitiveness na kung saan yung spirito po natin na inayos o binuhay ng ating Panginoon. Patulad po nung ating pongkyanta kanina, di ba sabi nga doon, si Jesus namatay pero after 3 days, di ba nabuhay siya. Yan. Tayo din po namatay ang spirito natin dahil sa ating pong kasalanan. Because of sin, napawalay tayo sa ating Panginoon. Nagkaroon tayo nung tinatawag na yung death na sinasabi, spiritual death, na kung saan yung spirit natin ay namatay. Naintindihan po nyo? Dahil sa kasalanan, naalala po ninyo si Adan at si Eva? Noong nagkasala, ano po nangyari? Di ba sabi, pag kinain nila yung bunga na nandun sa gitna ng halamanan, sabi nga mamamatay sila. Anong kamatayan ang nangyari sa kanila nung kinain nila yon? Hindi naman physical eh. Hindi naman sila bumagsak at namatay. Sila o ay nawala yung kanilang kaugnayan sa Diyos. Spiritual death ang tinutukoy po doon. At dahil sa kasalanan na yon, sila po ay napalayas sa Garden of Eden. Tama? Hindi nga na nakakausap ang Diyos. Ganun po yung nangyari sa atin. Because of sin, napahiwalay tayo sa Diyos. Hindi na natin nakakausap ang Diyos. Wala na tayong ugnayan sa Diyos. Ang nangyari sa atin, napawalay tayo. Yan, napahiwalay tayo sa atin pong Diyos, sa spirito niya. Yung spirito natin namatay. Hindi na nakakaintindi ng spirito ng Diyos. Ganun po yung nangyari sa atin. But because of Jesus, amen, nung tinanggap natin si Jesus sa puso natin, dahil yung tinanggap natin ay resurrected King, amen, buhay siya, nabuhay siya after 3 days, yung spirito po natin ay nabuhay din. Kaya ngayon sinasabi, the resurrected King, is resurrecting me. Ibig sabihin, niresurrect din ako, nabuhay din ako, tama? At dahil buhay ka, buhay ang spirito mo, meron ka ngayong kakayanan. Ito po, tanggapin po ninyo kapatid. May kakayanan ka makipag-ugnayan sa Diyos. May kakayanan kang makita ang Diyos at marinig ang Diyos. Dahil sa buhay na spirito mo, dahil binuhay ang spirito natin because of Jesus Christ, nabuhay mo tayo. Kaya nakikita natin siya, narinig natin siya. Amen? Kaya natin siyang makita natin ang kanyang kalooban at marinig natin ang kanyang kalooban. At yun po yung sinasabi dito. Para maintindihan talaga natin, maging matagumpay itong plan 40 natin, number one, be watchful. Maging tagapagmasid ka. Pagmasdan mo ang galaw ng Diyos. Huwag yung galaw ng tao. Galaw ng Diyos ang pagmasdan natin. Pangalawa, being sensitive to the voice of God. Ang pakinggan po natin ay ang tinig ng Diyos.
Huwag po yung tinig ng mga taong maaring mali ang pagkaintindi sa mensahe ng Diyos. Negatibo sila, kaya kayo negatibo ka din. Huwag mo silang pakinggan. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa natin ngayon, pray, seek God, ask God. Ang tanungin mo, yung mga taong tama ang unawa sa ginagawa natin. Huwag kang makinig doon sa mga hindi rin naiintindihan ang ginagawa natin. Kasi we have to hear the voice of God, not the voice of man. Iingat po tayo ngayon sa ginagawa natin. Pag-ingatan po natin ang ating mga sarili. Dahil may mga taong magsasalita. May mga taong maririnig natin na pwedeng mag-juice o pwedeng magpaligaw sa atin. Focus po tayo ngayon sa magandang ginagawa ng Diyos sa atin. At kung hindi po nyo naiintindihan, meron po tayong mga senators yan, lapit lang po kayo para makita natin talaga. Kung nahihirapan tayong intindihin yung mga ginagawa natin ngayon, stay put, remain, and then pray lang po tayo at hayaan po natin na maintindihan natin yung pinagagawa sa ating Lord. Amen? Meron pong magandang ginagawa si Lord at nawa, makita mo yan. Makita natin. Pakisabi nga sa katabi mo, makikita mo at maririnig mo yan. Yan. Okay. So next, why is sensitivity to the Spirit of God so important to us as believers? Bakit po importante? Yan. Bakit importante na maging sensitive tayo dun sa Spiritu ng Diyos sa buhay natin ngayon? Number one, our spiritual sensitivity flows out of our relationship with the Lord. Ito po yung sabi ko sa inyo kanina. Pag meron po tayong tamang relasyon sa ating Panginoon, makikita natin siya at maririnig natin siya. Although, hindi po tayo lahat tinawag na prophets, yan, meron po talaga mga tinawag na propeta, at meron po mga may gift of prophecy, meron po may gift of vision, na pigit lang nilang mata nila, pag nandiyan ang presence ni Lord, nakikita lang nila, parang sine, parang TV, na meron sila nakikita mga nagagalawan, o kaya mga, yung mga talagang pangyayari. Gift po kasi yun, yung tinatawag na gift of yung may vision, gift of prophecy, yan, interpretation, yan. Pero dito ho, hindi ho ito doon sa mga may gift para sa ating lahat. Pakisabi ko sa katabi mo, para sa'yo to. Lahat po tayo ay may kakayanang makita ang kalooban ng Diyos. Naniniwala mo ba kayo? Dapat maniwala ka ha? At lahat tayo na nandito ay may kakayanang marinig ang Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo na kaya ninyong pakinggan si Lord? Naniniwala ka ba na magsasalita si Lord sa'yo? So kailangan natin makinig, di ba? Pag nagsasalita. Pag nagsasalita sa harapan, ano pong dapat ginagawa? Nakikinig. Dapat po kayo. Okay. So yan. Kasi nagpupwentuhan eh. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Sige po. Okay. Pag may nagsasalita, dapat nakikinig. At lalong-lalong dapat si Lord ang pakinggan natin. Amen? Si Lord ang pakinggan natin. Our relationship with God, ito yung relasyon natin kay Lord, ito po yung magpapatibay. Magpapatibay ng atin pong mga desisyon. Kasi may, totoo ba na pag may problema tayo, dapat mag-desisyon tayo? Hindi naman po pwedeng, ito ha, ang dapat na nag-desisyon tayo. Okay? Kasi tayo yung may problema, tayo mo yung mga, yung mga nangyari sa atin. Kaya importante na marinig nyo si Lord. Kasi pag mali ang narinig nyo at nag-decide ka, mali ho ang atin pong pupuntahan. Kaya dapat nakikita natin at narinig natin ang kalooban ng Diyos. Para hindi tayo mamali. Diba? Para hindi tayo magkamali. Kailangan nating makita at marinig ang atin pong Panginoon.
Ang Holy Spirit po ay very talagang very gentle. There are times na pagsabi ko sa inyo kanina yung kahapon ng revelation niya, talagang very, ano yung una? Yung parang pag hindi mo siya papansinin, ito pa, meron pa isang example. Yung sinuri ito yung pag merong lamok, tama ba? Yung lamok, di ba? Di ba? Lamok. O, umuugong. Nakarinig na ba kayo ng lamok? Sasalita ang lamok. narinig na ba ang lamok? May umuugong, di ba? Ugong. Pero kailangan manapit siya. Narinig na ba yung ugong ng lamok? Naintindihan ba ako ng lahat? Yan. Parang siyang ganun. Yung alam mo yung parang gano'n? Yung narinig ko kahapon, ha? Parang kailangan pakinggan mo siya, eh. Parang gano'n. Tapos yan yung spirito mo. Actually, yung spirit natin na magkukonfirm. Ito po kahapon, hindi lang ako. Nag-confirm po yun sa ibang intercessors. Kaya nga, nung nagpasalamat ako kayo, thank you, Lord. Kasi parang hindi lang ako. Kasi sabi, nung ako, sinasabi ko siya. Tapos may isang intercessor nagsabi na nakita niya, narinig din niya yun. So, ibig sabihin, hindi lang ako ang nakarinig nung ganung hugong. Meron pang iba. So, ibig sabihin talagang si Lord po yun. Although ako, naniniwala ako na nampalataya, si Lord po yun. Pero may nag-confirm na isang intercessor na nakita niya, narinig din niya yun. Parang yung mahinang, gano'n, yung whisper, ang ganyan, ng Holy Spirit, galaw. Very soft siya, kasi ano po, gentle ang Holy Spirit. Kaya nga sabi sa Bible, grieve not the Holy Spirit. There are so many times na hindi natin pinapansin ang galaw ng Holy Spirit. Totoo po yun. Kaya nga, ngayon, kapatid, turuan nawa tayo ni Lord na talagang mapakinggan siya. Lalo-lalo sa panahon ng maingay tayo. Sa mga panahon na gulong-gulo tayo. Sa panahon na maingay ang paligid natin. Nag-aaway ang nanay at tatay. Ano nga, di ba? Sa bahay, batuhan ng ano, ng plato, layiparan ang mga plato. Di, ang ingay nun, di ba? Yan. Sa tingin nyo kaya, maririnig nyo pag ang Holy Spirit dumaan. Pag nagsisigawan tayo, kayong mag-asawa, pag nag-diskusyon kayo, nag-aaway kayo, sa tingin nyo, maririnig nyo yung bulong ng Holy Spirit? Diba hindi? So, kailangan manahimik tayo. Para marinig natin siya, we have to keep silent. Sabi nga, be still and know that I am your God. Manahimik tayo. Huwag tayo maraming sinasabi. Yan. Manahimik tayo. Start praying and start asking God. And then, listen. Pagkasabi ko, listen. Makinig. Huwag yung puro bibig ang ginagamit natin. Kailangan makinig po tayo. Amen? So, relationship kay Lord. Napakahalaga po ng relasyon natin sa atin pong Panginoon. The increase of our spiritual sensitivity is connected to our response. Connected ito sa pagtugon natin sa ating Panginoon. Kasi mamaya yung number 3 sa above response. Pero dito muna tayo sa ano, spiritual sensitivity. Pag naging sensitive tayo sa boses at sa ipinapakita ni Lord sa atin, magiging maayos din po yung number 3 natin. And that is response. Pero dito muna po tayo. Gusto po ni Lord na talagang tuguan tayo sa panahong ito na maging Hindi lang siya tahimik eh. Kundi yung sinasabing sensitivity dito ay yung kung kaya mo siyang intindihin, unawain. Okay. Merong isang negative na definition ng sensitive. Alam niyo po yun? Yung taong yun, napaka-sensitive. Hindi ko lang siya kinamayan, inirapan ako. Yan. Diba? Parang damin. Yan. Isang meaning ng sensitive na Hindi ko lang siya nilitian, akala niya galit na ako sa kanya, di ba? Hindi ko lang siya nakamayan, 'yan. Akala niya galit ako sa kanya. Maraming ganoon, di ba? Na hindi lang pinansin, ayaw na. 'Yan. Iba naman po 'yung negative 'yon. 'Yung mga negatibong sensitive sila. 'Yung sinasabi ko pong sensitive dito is 'yung kay Lord, sa presence ni Lord, and even mamaya sa needs ng mga tao. Para bang andun yung intindi mo agad.
God, yung ganaw niya, yung ipinapakita niya. Yan. So, sabi ko nga sa inyo, magiging malinaw ito pag may relasyon ka sa Diyos. Malabo mo ito pag wala kang relasyon sa Diyos. Kasi hindi mo siya makikita, hindi mo siya makinibig. Gusto niyo ba na mag-increase yung pong presence ni Lord na nararanasan natin sa buhay natin? Kanina po, mamaya siguro kakantahin natin yun, yung isa sa naging magandang ano, yung kahapon na narinig ko sa mga kabataan na yung we have to be aware of His presence. Kailangan we have to be more aware of God's presence. Yan. At dito nga, kung gusto natin mag-increase yung level nung atin pong pagkilala at pagkilos ni Lord sa atin, we have to be always be aware of His presence. Kailangan makita mo yung presensya ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Kahit na minsan parang gulo-gulo ng sitwasyon natin. Kahit na minsan parang ang ingay-ingay sa paligid natin. Parang kaya mo pa rin siyang intindihin. That sensitivity to the voice of God. Amen? Sensitivity to God's presence positions us to be ready to minister to others. Pag tayo daw ay sensitive sa presensya ng ating Panginoon, pinoposisyon tayo para gawin natin yung mga dapat natin gawin sa pamilya, di ba? Sa mga pinagpe-pray natin ngayon, yan, sa mga gagawin natin sa church, pinoposisyon tayo sa tamang posisyon para magawa natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. So mga kapatid, napakahalaga po nito. Hindi lamang po ito sa mga leaders, even sa mga baguhan, mga kaibigan natin, mga first timers na narito, gusto ni Lord na ngayon pa lang maintindihan mo, maintindihan ninyo na meron siyang magandang plano sa buhay niyo. Hindi kayo nakarating sa lugar na ito dahil inimbitahan lang kayo ng mga nag-invite sa inyo. Meron pong plano si Lord sa inyo kung bakit nakarating kayo dito. Sa mga baguhan, sa mga first timers, sa mga ilang buwan pa lang na nandito, dinala kayo ng Diyos sa lugar na ito dahil may purpose siya. Meron siyang magandang layunin sa buhay niyo. At kailangan makita at marinig niyo ito. Kasi gusto niyang ayusin ang buhay natin. Gusto niyang pagpalain tayo. Gusto niyang marating natin yung gusto niyang iparating sa atin. At dadalhin po tayo ng Diyos sa lugar na yun. Diba sabi nga doon sa Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He will lead me beside the still waters." Dadalhin niya tayo sa green pastures. Tama? Ang gusto ni Lord, pakainin tayo. Ayaw po ni Lord na gutumin ka. Pakasabi mo sa iyong katabi, bubusugin ka ni Lord. Kahit fasting tayo ngayon. Tawa mo. Ang kabusugan na ibibigay sa atin ng Diyos ay magpapalakas po sa atin. Amen? Igagaya tayo sa green pastures. Yan. Igagaya, ililid na tayo sa streams of waters, living waters. Kumbaga, ito yung gusto niya na iparanas talaga sa atin. Mabusog tayo. Maibsan ang uhaw natin sa pamamagitan po ng kanyang presensya. Amen? Yan yung mga nagugutom. Pakisabi po sa katabi mo, kailangan mo presensya ni Lord. Yan. Konti na lang, tarain ka na. Hallelujah. One of the marks of spiritual maturity is when we become servants of God. Yeah. Maging followers tayo, maging disciples tayo na atin pong Panginoon. And be available, yeah. Maging available po tayo to minister. Yeah. Yung pong magandang nangyari sa atin, hayaan po natin mangyari din yan sa iba. Dahil tayo po'y magpapagamit kayo. Amen? Number three po, yung tinatawag na being responsive. Yan. Spiritual responsiveness. Mag-response tayo dun sa will ni Lord. Yan. Sa kalooban na atin pong Panginoon. Spiritual responsiveness describes how we choose to respond to the work of God in our lives. Ito daw po yung pagpili, yan, ng tama dun po sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Pipiliin natin. We are responsive.
responsible. Kumbaga, hayaan natin na maging responsable tayo doon po sa pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. It involves actively listening and then taking action according to what we are hearing. God is present and at work in us, in our lives, and He will continually draw us near to Him. Yeah. So, patuloy tayong ilalapit ng Diyos sa Kanya. At pag narinig natin ang ating Panginoon, kailangan maging, sabi nga dito, maging, mag-take action tayo. Naalala mo niyo yung Daniel chapter 11:32? Ano pong sabi doon? The people who know their God shall be, ano? Shall be strong and will carry out exploits, will take action. Ang tao na humikilala sa Diyos ay lalakas, tama? And we will take action. We will do extraordinary. Yan, para mas maintindihan natin. Yung hindi lang ordinaryo ang gagawin mo. Extraordinary. Kakaiba. At dito ho, sa pagiging responsive natin, dun po sa tinig o sa pinagagawa sa atin ng ating Panginoon, gagawa tayo ng kamangha-manghang gawain. Gagawa ka ng mga hindi mo pa nagagawa. Mararanasan mo yung mga hindi mo pa nararanasan. Ano sabi po sa Galatians chapter 5 verse 25? Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Yan. Dahil tayo po ay nasa Spirito na, nabubuhay tayo sa Spirito, sabi doon, let us follow the Spirit's leading. Kung saan man po tayo dinadala, kung saan man po tayo, kung ano man po yung pinagagawa sa atin ng Espiritu ng Diyos, hayaan po natin na gawin po natin ito. Amen? Ang sabi po sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says. Be doers of the word, yan, and not hearers only, deceiving yourselves. Huwag lang po daw tayo maging tagapakinig. Kung meron dapat natin gawin, doers of the word. Kailangan maging tagagawa tayo. Yun po yung gusto nating mangyari sa atin. Sa platforming po natin, hindi tayo itigil sa prayer and fasting. Nagsisimula pa lang po tayo. Ito po yung ginagawa natin ngayon. We're praying, we're fasting. Pero after po nito, we will take action. Pakisabi po sa katabi mo, gagalaw tayo. Gagawa tayo. Amen? Naghahanda lang tayo ngayon sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Pero ang kasunod po nito, we will take action. We will do exploits. We will do extraordinary things. Amen? Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba? Na pagka meron may sakit, pupunta kayo doon, may lay hands lang kayo, gagaling? Yeah? Gusto niyo ba yun na pag may inaalihan ng demonyo, ikaw ang tatawagin? At ikaw ang magpapalaya sa kanila? Amen. Through the power of God, magagawa po natin yun. It's not by might, nor by power, but by our power, but by the Spirit of God. Si Lord po kasama natin, kaya hindi tayo dapat matakot. Isa pong word kahapon sa atin, sa prayer assembly, yung takot. Maraming takot sa atin. Yan. Kaya ko ba yan? Kaya ko ba na sumunod? Yan. Alam niyo po, kung ang puso niyo ay talagang naghahangad na ipakita ang pagmamahal sa Diyos at sumunod sa Kanya, magagawa po natin ang lahat. Amen. Pakasabi mo sa katabi mo, magagawa mo. Magagawa po natin kasi kasama natin si Lord. Amen? Yan. In conclusion po, ano po yung tatlong importanting bagay na dapat nating maintindihan sa ating pong Plan 40? Ano pong gagawin? Number one, be watchful. Number two, sensitive to the voice of God. And number three, be responsive. Sa mga baguhan, yan, ulitin ko po, huwag niyong hayaan na pigilan ng kaaway na makilala niyo po ang Diyos. Kasi gusto po ni Lord, kaya niya kayo binala rito, gusto niyang makilala niya kayo, gusto niyang magpakilala sa inyo, maglaan po tayo ng panahon para kilalanin siya,
Keep on attending sa mga baguhan po. Keep on praying. Keep on reading God's Word. At hayaan niyo po ng paintindi niya sa atin yung mga gusto niyang ipagawa sa atin. And this is my prayer for all of us. Ito po ang panalangin ko. Na maging willing ang bawat isa na sumunod kay Lord. At higit sa lahat, always be aware of His presence. Be sensitive to His Spirit. At sa gagawin po natin ngayon, lakipan mo ang iyong pananampalataya ng konting practice. Ibig sabihin, learn to listen to God. May faith ka na tutulungan ka ng Diyos. May faith ka na ipapaalam ni Lord ang mga plano niya sa buhay mo. Practice listening to Him. Mag-practice po tayo. Makinig po tayo sa Kanya. At hayaan po natin na ipakita sa atin na sabihin ni Lord kung talaga yung gusto niya na ipagawa sa atin. At higit sa lahat, nawa, sumunod ka. Pakisabi po sa katabi mo, sumunod ka sa Diyos. Sumunod po tayo sa Diyos. Sige po, tumayo po tayo lahat. Awitin po natin itong worship song na ito na paghahanga talaga sa presence ni Lord. Let us be aware of His presence. At ang Holy Spirit ipatuloy na talagang pamunahan tayo sa lahat ng atin po mga gathering.
pinupuno ng Diyos ang ating mga puso ng pag-asa. At ang mga narinig mo mga salita mula sa Kanya, magbibigay sa iyo ng kalakasan para magpatuloy. Nais ng Diyos, tulungan ka sa lahat ng mga pinagdadaanan sa mga panahon ito. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alinlangan. Inaakay ka ng Diyos sa mabuting lugar. Inaakay ka niya sa isang matuwid na daan. Tinutulungan ka niya para maging matuwid at maging mabuti ang iyong kalagayan. Walang kailangang masama ang Diyos sa iyo. Tutulungan ka niya na mapagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay mo. Kung ano man ang ilagay ng kaaway sa puso mo, sa oras na ito'y inialis na ng Diyos. At pinapalitan niya ito ng pag-asa. Pinapalitan niya ito ng pananampalataya at katatagan. Manampalataya at maniwala ka. Naaakayin ka o inaakay ka naman ng Diyos sa tuwing na daan. Ang kailangan lamang gawin ay patuloy na sumunod sa Kanya. Huwag kang matakot sumunod sa Diyos. Huwag kang matakot sumunod sa katuwiran. At iwan ang lahat ng gawa ng kadiliman. Ang liwanag ng Diyos ay suma sa iyo. Tinanggal ka na niya sa kadiliman. Manatili ka sa liwanag. Manatili ka sa kalooban ng Diyos. Akay-akay ka ng Diyos. Akay-akay ka niya sa matuwid na landas. Yes, Lord Jesus. Thank you. Salamat nga, Panginoon, sa patuloy na pag-akay mo sa amin sa matuwid na landas. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo sa amin na lumakad doon po sa landasin na ipinakita at ipinigay mo po sa amin. Salamat dahil magagawa namin sumunod sa iyo dahil ikaw na suma sa amin ang tutulong at magtuturo sa amin sa lahat ng dapat namin gawin. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo at gagawin pa sa amin sa mga pagtuturo pa sa amin para makita ka namin ang lubusan at marinig namin ang iyong mensahe at ang iyong kalooban. Salamat po sa amin po mga puso na handang sumunod po sa inyo. As part of our response to you, Lord God, continue to make our hearts pure, make our hearts be sensitive to you, make our hearts, Lord God, really obey you and follow you. Thank you, Lord, sa lahat ng gagawin mo sa aming mga buhay. Hayaan niyo, Panginoon, sa oras na ito as we partake with our Holy Communion, ay patuloy, Panginoon, at talagang makita mo ang pagmamahal at pagsunod namin sa inyo. Salamat po sa paglilinis mo ng aming mga puso. Salamat at ginawa mo kaming karapat-dapat na mag-partake sa aming Holy Communion sa oras na ito. Jesus, thank you for giving your life unto us, for saving us, Lord God, for saving us. Alam namin, niligtas mo kami mula sa kapahamakan, doon sa dagat-dagatan ng apoy ng impyerno. At ngayon, Panginoon, naranasan namin ang buhay na masagana, ang buhay na kaloob mo sa amin. Kaya namin ito kami, bilang pasalamat, inaalala mo namin ang lahat ng ito dahil mahal ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, kung ready na po tayo, kumuha na po tayo.
sa iyo ang aming pagmamahal sa pamamagitan ng aming pagsunod sa anumang nais at kalooban mo sa aming po mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagtugon mo sa lahat ng aming pangailangan. Jesus, and we pray. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopal sinabi, ang kopal ito ang bagong tipa na pinagtitibay. Tuwing gagawin niyo, iinumin ito bilang pag-alala sa akin. Gawin mo.
Salamat nga, Panginoon, sa iyong dugo na lang po namin nagbibigay sa amin ng kalinisan at patuloy na kabanalan. Tulungan niyo kami, Panginoon, at patuloy nga na talagang maipakita rin po namin sa inyo ang aming pong pagmamahal at pagsunod sa inyo sa pamamagitan din po ng pagbabahagi sa iba, iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong dugo na pati na pupotekta sa bawat iyas sa amin. In Jesus' name we pray. Yung exam natin. Tama ba yung sabi kayo?